Nandito na naman po ang inyong kasama sa Hanap Buhay, Panda Rider. At sa ngayon, magkakabit po ng tiles. Alamin po natin kung paano ikakabit ang 15 by 90 na wood tiles. Ito po mga kasama yung aking ikakabit na tiles na 15 by 90. Ngayon, sa klase ng tiles, ano po siya? Ceramic tiles. Yan, titingnan natin yung likod, baka naman mayroong aro na ating dapat susundan o di kaya yung haspe. Huwag natin babaliwalayin yun. Doon sa pagkakabit ng mga mahaba. Ang aking napapansin siguro naman doon sa mga nakakalam na kung paano ikakabit, hindi na po para sa inyo to. Doon lang po ito sa mga hindi pa naman nakakaalam. First timer po na magkakabit nito. Ito po, mayroon pong instruction din naman dito na yan, pinaka-picture niya. Dito, meron ditong design na makatapat. Yan, makatapat. Hindi po siya po pwede. Kaya ang nakalagay, ikis. Yan, ang susunod. Pagka mahaba ang tiles, pwede bang igitna? Igitna yung pagkakabit. Yun, yun po yung ating napapansin. Pagka hindi natin napapansin din dito sa instruction, mamamali tayo. Gigit na ba yung pagkakabit? Ang nakalagay ng sign dito ay ikis. Ibig sabihin, mali yung pagkakabit ng gitna. Sa pangatlo, ayun, may chick siya. Ngayon, parang ano, parang hindi siya nakagitna. Ngayon, para magkakaroon lang po tayo ng idea, no? Guguhintan ko po yung pinakagitna niya. Ito. 90 ito, ibig sabihin, 45 yung pinakagitna niya. Yan. 45 dapat yan. Ngayon, ito po yung itsura ng tamang pagkakabit dito, base dito sa instruction. Ngayon, dyan sa 45 na yan, gigitna na naman natin ng 22.5 para makakaroon lang po tayo ng idea. Ayun, no? Ibig sabihin, dun sa 22.5, hindi pa rin siya nagigitna. Hindi pa rin siya doon sa 1/3. Oh. Kaya 22.5 ang gitna dito sa 45. Kaya malamang ito nasa 20 na lang. Ito. Yun yung ano. 20cm na lang. Yun. Yan po yung rekomendado ng manufacturer na tamang pagkakabit. Para iwas po risalti or sungke sa mga dugtungan. Yan po. Kakaroon po tayo ng idea sa ganitong mga tiles na pahaba. Wood tiles. May tatama na po natin yung ating pagkakabit. 90 cm yung haba niya. By 15 cm. Sa sample na ito, nasa 30 ang dugtungan niya. Yan. Ito po yung advisable na ganito ang pagkakabit. Yun naman, sa pangalawa, gitna siya, kalahati. Bali, 90 ang haba, 45 ang kalahati. Bali, 45 siya, yan. Yan po ang nagkakabit ng ganito kalahati, pero hindi po yan ang advisable na ganyan ang pagkakabit kasi may tendency po na hindi siya maglalapat ng ganito. Pwede siyang may lapat na sa dugtungan, pero pagdating dito yun, nakakaproblema. Ganyan ang pagkakabit, yan po yung advisable ng Wilcon din. Kaya ganyan na lang yung aking gagawin. Buhay, naka-prepare na po ako ng layout. Pinaimportan ko na siya ng ano, sanse.
libilado yan kay Kot. Tapos doon sa pinaka ano niya, pintuan, doon ako kumuha ng pinaka gitna. Ayan. Siyak na, may halo na rin. Tapos dito, meron pa akong siding dito, gusto na gusto ni boss na meron pang tiles na maliit at nagigilid, kaya papasobrahan natin ito ng tiles. Ang preparasyon ko rin dito sa mortar, 1 cm o 10 mm. Yan. Kailangan lang, pinaka importante mga kasama sa hanap buhay, coordination doon sa mga nagpapagawa. Hindi tayo magsasarili ng diskarte kasi hindi naman atin to. Kailangan coordination lagi sa nagpapagawa. Halaga yan. Kailangan alam nila yung ating plano doon sa kanilang bahay na pinapagawa. Ang importante dyan. Purong adhesive lang yung aking hinahalo. Pwede siyang haluan ng simento kung tayo magmiminos na hindi magagastosan o mamamahalan sa ating materyales. Purong adhesive. PVC. Ang gamit, siyempre meron dapat tayong kutsara. Not trowel. Yung supply. Supply sa ating adhesive. Para mapapatag natin ang magandang pagsukat natin, kapalit ng thick measure or metro 6-fold angle roller. Maganda ito, mas mapapadali tayo dito kaysa metro. The next day. Project is done. Tapos na po yung pagkakabit ng 15 by 90 wood tiles. Wow! Event please. Para po ito. Gagrout na rin po kaagad yung tiles para hindi na mapasukan ng alikabok yung mga gap niya, mga dugtungan. Kung maaari, pagkatapos nyo namang magkabit ng tiles, kung maaaring ma-grout na kaagad habang di pa nadudumihan, grout na kagad. Ayan. Nakita naman po natin yung pagkakabit niya, hindi siya nakagitna. Kasi yung tendency niyan, pagka iginit na po sa pagkakabit, maaari pong may papantay natin yung dugtungan. Yan, yung dugtungan niyan, maaari natin may papantay. Kaso pag nakagitna siya, ang posibilidad, ito po ang magre-resulte. Hindi siya papantay dito sa dugtungan. Yun. Pero pag titingnan po natin yung
instruction na sa kahon, meron po. Meron pong instruction na sa kahon. Ngayon titingnan po natin. Meron kahon dito. Ayan. May mga instruction po dito. Ayan, ang klase ng tiles ay ceramic tiles. Ngayon titingnan natin yung ceramic tiles na dapat naman sanang ibabad kasi sumisipsip ng tubig. Pero ito, mas matigas po ito. Paano natin malaman kung kailangan pang ibabad o hindi? Basahin natin yung likod. Binasa ko po yung likod, hindi naman siya nasip-sip ng tubig. Sabihin, matigas siya. Kaya hindi na po natin kailangan ibabad ng tubig. Ito po yung instruction kung paano siya ikabit. Yan, meron po nitong tatlo. Pagka ipagsusunod-sunod po, ibig sabihin, kung may X, hindi po, yan ang tamang pagkakabit. Yung kasunod naman, gitna. Ayan, nakagitna siya. May X pa rin siya. Hindi po dapat ganito ang pagkakabit. Yung pangatlo, yun, may kick. Ibig sabihin, ito po yung rekomendado ng manufacturer na ganito ang pagkakabit, hindi ganito ang nakagitna. Wow! Ito mga kasama sana buhay, kung nagkakaroon pa kayo ng idea kung paano magkakabit ng wood tiles 15x90. At kung inyo pong nagugustuhan, mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe, pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload. Salamat po sa inyong panahon at panonood. Hanggang sa muli po natin pakikita. Salamat sa Diyos!